Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoong Jesucristo at kabayan ng kaliwanagan na banal na Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at ibabantay sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao ay hinggil sa isyu ng pagdiriwang ng ika-123rd anniversary ng kalayaan ng Pilipinas, o ito yung ating Philippine Independence Day, mula sa pananakop ng Kastila noong June 12, 1898. So ito ay pinagdiriwang natin ngayong araw na kahapon, June 12, 2021. So, ika-123rd day na ito, year na of anniversary ng kalayaan ng ating bansa. Muli ay ipinagdiwang ng Pilipinas mula sa ang araw ng kalayaan ng at kasarinlan sa mula sa Banyagang Kastila o pananakop ng Banyagang Kastila at ating nakamit ang ating kalayaan at kasarinlan noong 1898. Mula sa kabayanihan ng ating mga ninong sinagat Andres Bonifacio, Jose Rizal at ibang bayani na nagpalaya sa ating bansa. Ang ating henerasyon ngayon ay taus-pusong pasalamatan ang mga ninong mga bayani na nagpalaya sa bansa mula sa kamay ng Kastila at ating silang patuloy na parangalan at gawing ehemplo sa pagprotekta ng ating lahi at bansa laban sa mga banyagang mananakop at mapangapi at sikil sa ating mga Pilipino. Ang kanilang kabayanihan ay ating dakilain at tularan upang di na tayong muling masakop ng mga banyaga at ang ating kalayaan at kasarinlan na kanilang pinaghirapan ay hindi masakop muli ng sinumang bansa o banyaga. Kaya tayo ay patuloy na magkaisa at protekta ng ating bansa at gawin nating ehemplo yung mga ninunong sinagat Andres Bonifacio o Jose Rizal upang sabihin na ipatuloy natin protekta ng bansang ito laban sa mga mananako o nais na sakupin ang ating bansa. Ang Human Rights Promotions ay nakikisa sa pagdiriwang na ika-123rd Philippine Independence Day ngayong June 12, 2021 at ang selebrasyong ito ay ating gunitiin at sariwain ang kakayanan at ambag ng ating bayani noong panahon ng Kastila. Ang sakripisyo na kanilang iniambag sa bayan para palayain ang bansa sa mga Kastila ay lubos nating dapat na balikan at gunitiin at maging ang ehemplo sila sa pagbubuklod sa kalayaan at pagprotekta ng bansa laban sa mananakot at mga nais na tayo ay kontrolin. Sa makabagong panahon ay ang indirektang pananakop ng mga banyaga kagaya ng tanyag na imperialismo ay hindi natin dapat napabayaang tayo ay masakop at makontrol ang ating bansa para sa kanilang imperyo at tayo ay kanilang pasunurin sa kanilang gusto at ang ating bansa ay kanilang kunin ng ating yaman, kalikasan at magi tayong busabos sa sarili nating bayan. So tayo ay sa makabagong panahon yung mga direktang pananakop naging ano na yan, nakokontrol na yan ng United Nations yan. So ngayon ay yung mga indirektang pananakop yan yung mga matingkad ngayon kagaya ng mga sinasabing imperialism na indirektang kinokontrol ka mula dun sa iyong kultura, mula dun sa iyong edukasyon, at politika, ekonomiya, yan. Yan ka kinokontrol ng mga imperialismo. Alam ba, yung pag-negosyo mo, yung ekonomiya mo yan. Yan ka nila sinasakop. Yan ka nila kinokontrol. Yung isang bansa mo, sila nananaig ng mga ekonomiya na bansa ko para makontrol ka nila. So, tayo dapat ay hindi magpalaig sa ganong klase ng mga kakontrol ng mga imperialista upang sa gayon yung bansa natin ay kanilang mapasunod, makontrol within the economy from sila yung nag-invest dito, sila yung kumukontrol ng ating. So yan ang mabigat dyan. Kaya dapat tayo ay hindi dapat na papailalim dyan sa economic control ng mga imperialista. So dapat maging politikaw yung ating mismong gobyerno ay kanilang kontrolin, digdahan kung ano yung gusto natin sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan.
So ngayon sa kalayaan ng ating natatamo ay ating pagibayuhin ng ating mabuting pamahalaan, demokrasya sa ating henerasyon at ang mga nais na pamumuhay ng ating mga bayan ay ating pagibayuhin na maipatupad ng lahat ng mga Pilipino ay makapamuhay ng patas at hindi inaapi. Ang ating sistema ay ating pag-ibayuhin na makapapairal ng patas na politika at ekonomiya, sosyal at sibil at kultural na mga usapin. At ang patas ng hustisya at karapatan ay dapat na patas na natatamasa. Kaya dapat yung mga nais ng ating mga ninunuwang na paglaya natin na tayo makapamuhay na maayos, pag-ibayuhin natin yan na yung ating politika, ekonomiya, social, civil, cultural na mga usapin na yan, maging patas ito dito sa ating bansa. Hindi lamang yung mga banyaga na mananakop yung sinasabi maaaring sumigil. So tayo mga Pilipino, nangyayari sa atin, nagkakaroon tayo ng inequality na yung mismo mga kapwa natin Pilipino siya sumisigil sa atin. Kakibat yung mga imperialista nga na yung mokontrol sa atin. So yung kapangyarihan o yung yaman, kapangyarihan ng bansang ito, sila yung nag-arere. So sila yung nakontrol ng mga bansa. So dapat tayo, it should be fair in the politics economics na sinasabi. Dapat tayo nabubuklod dito. At yung nais ng ating mga ninuno na pamumuhay na maayos, na nag-attend resolution, yun ang ating may isa pamumuhay at papag-ibayo natin. So ang ating bansa ay maraming pinagdadaanan mula sa paglaya sa Kastila at sa ating mga kasalukoy ng panahon ay naging laganap pa rin ang inequality sa mga nasabing politika at ekonomiya at sosyal at sibil, at kaya dapat tayong mabuklod at ang gawing ehemplo sa mga bayani noong mga panahon at gawing ehemplo ang mga bayani noong panahon ng Kastila upang makamit ang patas sa bansang ito. Maliban dito ay ang paglaya sa semi-feudal at semi-colonial nating sistema at ang nasabing inikwali sa ating masana na tamasa. Yan yung ating nasabing naging problema ng ating lipunan ngayon kaya nagkakaroon ng inequality because of the semi-feudal and semi-colonial na katatayuan o yung sistema ng ating lipunan at yung sinasabi nila nagkakaroon yung bureaucracy, yan. So naghanap yan sa ating pamahalaan. So ngayon and bureaucratic capitalism na sinasabi. So yan, which is these all are visiting our life na kaya nagkakaroon tayo ng problema. So root of our yan yung nagigiring root of our conflict in our times na makamit yung patas na pamumuhay. Ngayon ay dapat tayo ay nagkakaisa na yung sistema natin. So tayo ay magkaroon ng fair equality, mawala yung inequality, lalo na yung sinasabing semi-feudal to semi-colonial society na yan, tayo ay mayroong ilan yung nakikinabang na tayo ay marami yung animoy mga alipin. Pero yung nga sinasabi sa semi-feudal na ikaw ay patuloy na maghihirap at ikaw ay parang alipin ng mga kapwa natin Pilipin. So sa semi-colonial, indirect ang control ng mga banyaga sa ating bansa na dapat tayo ay pag-ibayuhin na tayo mayroong kasarinlan na yung ating foreign policy. Yan, hindi tayo basta-basta nakukontrol. Diyan natin na nagagawa yung sistema natin na maging maayos na hindi tayo nakukontrol ng ibang bansa. Yan. Yung iba nga ang gusto ay national democracy para tayo ay mayroong pag-ibayo at hindi tayo napapakilaman ng mga ibang bansa sa ating mga ekonomiya, politika, yan ganyan. So ngayon muli, ang kaliwanagan ni Mother Mary ay magliwanag sa ating bansa at mabuklod tayo sa pagkakaroon ng patas na politika, ekonomiya, civil, social, na mga usapin na patas na justisya at karapatang pantao upang ang kalayaan ng ating tinatamasa mula panahon ng Kastila ay mag-ibayo. Naway maliwanagan ang internal conflict sa bansa at magkaroon ng peace talks. At dito ay ma-reforma ang sistema at matamasa na sabing mga pagkakapantay-pantay. So dapat, we hope, ating dalangin sa maliwanagan tayo ng ating manalangin sa Madalang Santa Maria, yung ating bansa. So, yung napaghirapan ng ating mga bayani, papag-ibayo natin at matamasa natin ang mausay na fair, equal life sa ating bansa. Mula doon sa karapatan niya at ibang nasabing politika ay kundi. Muli, sana nakapagsabosin naman ang human rights promotion sa linggo ito. Hinggil dito sa isyong ito ng pagdiriwang ng ating kalayaan, ika-123rd, at
at tayo ay patuloy na mapagbuklod ng ating banal na Panginoon sa mabuti. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all.